Okay guys, mabuhay at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, it's 1 AM at hindi pa ako inaantok. Hindi, actually, sa dami ng ginawa ko kanina, nakatulog naman ako, and then nagising na naman ako, tapos eto na naman. Yeah. Gusto ko lang kasing malaman kung kanino ba mas pumapabor ang mga tao, kung sa isang beauty queen ba or isang unkabogable or sa isang box office king or sikat na komedyante. Anyways, nakakatuwa lang malaman na halos lahat ng artista ngayon ay gumagawa ng paraan kung paano makatulong sa mga biktima ng bagyong Ulysses, hindi lang dito sa Metro Manila or sa Marikina, which is malapit nga sa aming lugar. Kami, ako ay taga San Mateo, kaya napapalibutan ako ng Marikina at iba pang lugar ng Rizal. And then of course, andyan ang Cagayan, ang Isabela, and ngayon nga Pampanga na babasa ko. Maraming nangangailangan ng tulong at nakakatuwang makita na ang mga artista natin sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, ay gumagawa talaga ng paraan para nga makatulong. So, kanya-kanya silang fundraising. Yung kay Vice Ganda, meron siyang Fan Kabogable Donation Drive para sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses. To all my little ponies, babies, supporters, followers, and madlang people, sama-sama tayo sa pagbibigay ng anumang halaga upang makatulong sa mga kapamilya nating nasalanta ng bagyong Ulysses. Maaaring ipadala ang yung cash donation sa donation channel, send us a copy of your transactions live via email. Ayun, ayun ang mga detalye. Nasa kanyang Instagram account. And of course, si 2015 Miss Universe P Awards back ay may sarili ding fundraising. Ito, join the Queen Tulungan fundraiser for the benefit of those affected by Typhoon Ulysses and VAMCO. November 15, 9 PM. Kanina nga ito. So, actually, medyo nakita ko yung fundraising nila at mukhang successful naman dahil marami talagang supporters, fans si Pia, hindi lang dito sa Pilipinas kundi all over the world dahil siya nga ay Miss Universe, so marami naman nag-pledge ng kanilang mga tulong at syempre malaking bagay yon para sa ating mga Pilipino. Ayan, talaga nata pala nakapambapan, tulog na ako. But anyways, eto sir, seriously, wala namang masama kung parehas tayong magbigay ng tulong sa kay Vice Ganda or kay P Awards Back, lalo na yung mga maraming pera dyan, yung mga sinatawag nga nila nakakaluwag-luwag. So magandang halimbawa at magandang senyales din yon. But anyways, ako gusto ko lang, sino ba kina Pia at Vice Ganda ang mas pinaniniwalaan ng mga tao, yung talagang binibigay nila yung 100% trust nila? Si Pia na isang babae, na isang beauty queen na nagbigay ng karangalan sa ating bansa at parang, alam natin ang advocacy niya at alam natin ang puso niya na gustong makatulong. Although, syempre, although nagdaan din sa maraming intrigue, may mga intriga rin pinagdaanan about her family, pero hindi naman yun na parang nabatikan. So, siya ba ang pwede nating pagtiwalaan ng ating mga donasyon? Or si Vice Ganda na wala nang dapat patunayan when it comes to money? Pagdating sa pera, napakaraming pera na ni Vice Ganda. At nakita naman natin sa Showtime kung paano siya magbigay ng tulong sa mga nangangailangan din. Especially noong meron pang madlang people, may audience pa. Talagang every time may mga nire-request sa kanya ang mga fans na nandun, mga swerteng fans, binibigay niya agad-agad. So, or kasi nga eto ngayon, 'di ba? Parang marami rin kasing nagtatanong, yes. Like ako, nababasa ko rin yung mga comments, sabi, ang dami-dami naman nagfa-fundraising, ang daming artista, halos lahat ng artista. Actually, halos lahat ng artista ay may ginagawa silang fundraising. As nakikita ko ngayon, sila Gerald Anderson, of course. Of course, may Angel Doxin, meron pa mga Bella Padilla, at marami sila, Ding Dong Dantes, yung grupo nilang actor. Ang dami-daming nagpa-fundraising. Pero kayo po, dito sa mga subscribers ko, meron lang akong tanong sa inyo, kanino nyo mas gustong ipagkatiwala ang inyong donasyon? Kay P. Awards Back or kay Vice Ganda? Eto, wala po itong sama ng loob or whatever. Para gusto ko lang malaman kung sino ba talaga ang mas pinagkakatiwalaan ng madlang people, ng mga manonood, ng mga Pilipino, at ng mga tao. Sige, Vice Ganda or P. Awards Back, the unkabogable box office queen Vice Ganda na super rich, or
2015 Miss Universe P Awards back na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. So guys, please 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 mag-comment po kayo. Gusto ko lang malaman talaga kasi parang meron lang akong ina-experiment about this. Gusto kong malaman kung ano ba ang saloobin ng mas maraming tao. Kasi guys, meron akong ginawa sa Facebook account ko. Yun, para sa mag-follow sa akin, ganun pa rin doon. Don Sir Milo po ang Facebook account ko. Ganun din ang Instagram ko. And of course, Twitter account. Meron akong social experiment na ginawa. Actually, yun ang the right term. Social experiment. Gusto kong malaman, like for example, sa Facebook kasi, ang mga tao, pag nag-post ka ng galit na galit or masama, ang daming nagre-react. Pero pag may pinupost ka na kung ano man, simple lang, wala, dead ma silang lahat. So, ngayon, tingnan natin dito sa YouTube kung kanino ba mas pabor ang mga tao dito sa YouTube, kay Vice Ganda or kay P-Words. Pero bago yan, bago kayo bumoto, bago kayo magbigay ng opinion nyo, bago kayo mag-comment, panoorin po natin ang invitation nila sa ating lahat kung paano tayo dapat tumulong sa kanila. Panoorin po natin si Vice Ganda at si P-Words back. Let's watch this, guys! Sa lahat ng mga little ponies ko and babies, sa lahat ng mga supporters ko, ng mga fans ko, sa lahat po ng mga nagmamahal sa akin, sa lahat ng mga madlang people, sa lahat ng mga followers ko, pati na rin sa mga haters ko na nanawagan po ako sa inyo, baka gusto nyo pong makilahok sa aking fund drive na ginagawa, yung fund kabogable donation na drive na naglilikom, na naglalayong makalikom ng mga donasyon para maipambili ng mga ibibigay po natin sa lahat ng mga nasalanta ng bagyong Ulysses. Ang mga may ipon pong pera ay pambibili natin ng unan, kumot, tuwalya, underwear at mga damit para sa mga nasalanta po. Dahil ang local government at national government po ay nakasentro mostly sa pagkain. So ang mga bagay nito, yung mga ganitong pangangailangan ay hindi masyado na ibibigay sa kanila. Kaya ito po ang layunin po natin, makapagbigay sa kanila ng mga gagamitin nila sa pansamantala. Kaya sana po, kung meron po kayong konting halaga, kaya kung meron po kayong konting halaga dyan o may sobra po kayo, sana po ipadala nyo po dito sa fund drive na ginagawa ko. Alam kong po gusto nyong tumulong, kaya pagsamasamahin po natin yung mga tulong natin, dahil pag nagsama-sama po yan, lalaki po yan at mas maraming matutulungan. Makakaasa po kayo na hindi kayo masascam, lehitimo mo po ito at gagamitin po namin ng maayos at ipaaalam po namin kung paano namin gagamitin yung maipapadala ninyong donasyon. Maraming maraming salamat po. At ipopost ko rin po dito yung mga accounts na kung saan po maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon. GCash, BDO, at yung QR code, ipopostin po namin dyan para maging madali ang proseso para sa inyong lahat. Maraming 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 salamat po. I'm back in Manila and filter on kasi haggard ako and kakagising ko lang. Jet lag is so real. Mamaya po, we have a live at 9 p.m. And it's a live fundraising for those affected by the typhoon. I will be posting more about it later on. I'll post a swipe up link also so you can come and join and watch. And if you can, please, please donate. And if you can't naman, okay lang din yon. Just help us spread the word kasi somebody who can donate might see it at malaking tulong na rin yon. We will be posting updates and receipts so you know where your donations are going. We'll keep it transparent. We'll post updates on the Kwentuhan Facebook group and the Kwentuhan Pod Instagram account. We have a few beneficiaries. We'll be posting that as well so you know where your donations are going. Maraming maraming salamat po, and we'll see you later at 9 p.m.